iyong hayag, nagpupuring mga hihila, masayang nagbiliwang, kamalang tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng buong nilikha. Buong galak nating ipagdiwang ang Eukaristiyang ito, kung saan pinadadaloy ng Panginoon ang mga pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo'y muling nabuhay, tunay nga siya ang ating kaliwanagan. Gloria in excelsis Deo. Sapagkat ikaw na ang banal at ang kapal.
Jesucristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos na Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binubuksan mo para sa amin ang pintuan ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay kami mabuhay, sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudeya na nagsimula sa Galilea ng mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kaniya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka, sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako. Upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko.
Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil ng nangapagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos. Kasama si Kristo, si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sa tao, naglikas na kordero, nang makasundo tayo ng amang lumikha itong mundo. Buhay at kamatayan, Apa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Buntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaliningan. Anghel na malinaw, umot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalataya, buhay kang talaga, Hari ng Ligaya. Magbasbas ka, Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y inihain na, pamaskong mamultupa, magsado tayo sa kanya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa silang tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga at batiin ang katabi ng Happy Easter. At palakpakan po natin ang Panginoon na muling nabuhay. Mga kapatid, sa loob ng halos 40 araw, kasama ang pagdiriwang natin ng Misteryo Pascual, tayo ay nagbalik tanaw sa pag-aalay ng buhay ni Jesus. Ang kanyang pagkapakasakit, pagkamatay, at narito na po tayo sa rurok ng ating pananampalataya, ang kanyang muling pagkabuhay. Pero mapapansin natin mga kapatid, na sa ating mga pagbasa para sa araw na ito, lalong-lalo na ang ating ebanghelyo, nang pumunta si Maria Magdalena sa libingan ni Jesus at nakita niyang bukas at wala ang batong nakaharang sa labas ng pintuan ng Panginoon, sa libingan ng Panginoon, nandoon marahil yung kanyang agam-agam. Marahil nandoon yung kanyang pangamba. Nasaan si Jesus? At marahil nung mga oras na ito, maraming pumasok at tumakbo sa isip ni Maria Magdalena. At ano ang unang pumasok sa kanyang isip? Baka merong nagnakaw ng katawan ni Jesus. Pero bukod sa mga pag-iisip na ito, mas namutawi sa puso ng mga alagad ni Pedro, ni Juan, kasama si Maria Magdalena, na si Jesus ay muling nabuhay. At paano ho napagtanto ng mga alagad na ito na muling nabuhay ang Panginoon? Simple lamang, nagbaniktanaw sa mga oras na natagpuan nila ang Panginoon sa isa't isa. They started to remember their own encounter with Jesus. At sa unang kwento ng pagkabuhay ng muli ng Panginoon, inalala ng mga alagad ang mga oras na sila ang nagtagpo ni Jesus. At nung mga oras na kanilang inalala ito, napagtanto nila na tunay ngang buhay si Jesus. May mga agam-agam, may pagdududa, may pagdadalawang pag-iisip, pero ang lahat ng ito ay nawala. Oras na alalahanin nila ang kanilang pagtatagpo sa buhay nila ni Jesus. At nung inalala nila yon, tunay nga nilang sinabing,
Buhay ang Panginoon. Buhay si Jesus. At siguro mga kapatid, sa araw na ito, yan ho ang panawagan sa atin. Tingnan ang muling pagkabuhay ni Jesus, hindi lamang dahil ito ay isang kaganapan bilang isang Katoliko, kundi makita na buhay si Jesus sa mga oras na natagpuan natin siya sa ating mga buhay, sa mga oras na tayo ay nagtagpo sa ating kanyang-kanyang buhay. We can truly say that Christ is alive every time we remember our own encounters with the Lord. Kaya nga mga kapatid, magandang tanungin sa oras na ito, ano ba ang bago sa puso natin? Kung buhay si Jesus, dapat buhay din siya sa puso ng bawat isa. Kung tunay ang nabuhay ang Panginoon, dapat nakikita sa buhay natin na siya ay tunay na buhay. Naalala ko po, nung ako ay batang pari pa, doon ho sa dating kong parokya, merong isang babae, laging nagsisimba kapag misa ko. Kung araw ng Linggo, 5 beses ako magmimisa, 5 beses din siyang magsisimba. At isang araw, nilapitan ko ho siya, sabi ko, Nay, lagi kayo nagsisimba kapag ako ang nagmimisa. Sabi niya sa akin, kasi Father, gusto kita. Pero sabi niya sa akin, alam mo Father, may problema ako sa iyo. Sabi ko, anong problema ko? May problema siya, pero simba pa rin naman siya ng simba sa misa ko. No? Sabi niya, ang problema ko sa iyo, Father, hindi ka nagbabago ng homily. Pare-parehas. Totoo naman po. Kapag araw ng Linggo, isa lamang ho yung inihahanda ko, kung ilan beses ho yung misa, no? Yun din ho yung homily ko. Kaya sabi niya sa akin, baguhin mo yan. Sa isip-isip ko lang po, sana siya na lang ang nagpari. Pero hindi ko ho sinabi yun. No? Pero, sabi ko, Nay, pwede bang ako naman ang magtanong? Sabi ko sa kanya, 5 beses ho kayo nagsisimba tuwing araw ng Linggo. Minsan nga kahit araw-araw, nagsisimba kayo. Sa pagsisimba ho nyo ba, ang ugali nyo po ba nagbago na? Sabi ho nila ng mga parishioners ko dati, hindi na daw po nagsimba. Sino po sa inyo nagsisimba tuwing araw ng Linggo? Bakit ayaw na magtaas ng kamay? Nahihiya na? No? Pero di ba mga kapatid, yun ang pagkabuhay ng Panginoon. Ang pagkabuhay ng Panginoon, pagpapaalala sa atin ng mga oras na natagpuan natin sa at nagkatagpo ang buhay natin at si Jesus sa puso natin. At masasabi nating tunay na buhay ang Panginoon dahil buhay siya sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang sa salita, kundi nakikilos sa paggawa. Kaya kapag tiningnan ka ng kapwa mo, ang sasabihin ng kapwa mo sa iyo, tunay ngang buhay si Jesus. Sige nga ho, tingnan niyo yung katabi ninyo. Buhay si Jesus. Parang ayaw nung iba. Ano? Pero ganoon ang pagtatagpo. Ganoon ang muling pagkabuhay ni Jesus. Pangalawa, sabi sa ating ebanghelyo, nang pumasok si Maria Magdalena sa libingan ng Panginoon, wala si Jesus. It was empty, walang laman. At para sa ating mga tao, tayong mga Pilipino,
Kapag sinabing walang laman, pangit yan. Diba? Kapag binuksan po ninyo yung wallet ninyo, at pagbukas ng wallet ninyo, walang laman, gusto nyo po ba yon? Ayaw po ninyo, diba? Pero may mga pagkakataon, yung mga walang laman, magandang karanasan naman. Kapag sumakay tayo ng jeep, walang laman yung jeep. Di ba ang ganda na? Ang sabi natin, ang swerte ko naman, wala akong kasabay. Diba? Ibig sabihin, may mga pagkakataon na yung walang laman, may magandang kinahatnan. At marahil sa araw na ito, sa tulong ng kwento ng ating ebanghelyo, pagpasok ni Maria Magdalena sa libingan, walang laman. Ang tanong, nasaan ang laman? Nasaan si Jesus? Alam niyo po ba kung nasaan? Nasa puso ng bawat isa. Pero paano makakapasok si Jesus sa puso ng bawat isa kung ang puso natin puno ng laman? Kaya minsan, tunay nating matatagpuan ng Panginoon sa mga oras na tayo ay walang laman, para ang Panginoon tunay na mabuhay at magkalaman sa puso ng bawat isa. Mga kapatid, ang karanasan ni Maria Magdalena ay karanasan din ng bawat isa sa atin. May mga pagkakataon na nalulungkot tayo dahil walang laman. Pero hindi natin napagtatanto. Minsan, ang pagkakaroon ng walang laman ay pagkakaroon ng espasyo, ng lugar sa ating mga puso ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kung buhay ang Panginoon at walang laman ng kanyang libingan, nasaan siya? Buhay sa puso ng bawat isa. Buhay sa puso ng mga bawat deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Buhay sa puso ng mga Katoliko at Kristiyano na buhay ang Panginoon at pagpapaalala sa atin na natagpuan natin siya at nagkatagpo tayo sa buhay na ito. At makikita lamang ang pagkabuhay ng Panginoon sa ating mga sari-sariling buhay, hindi lamang sa salita, kundi sa ating pagkilos at paggawa. Mga kapatid, buhay muli si Jesus. Buhay si Jesus. At nawa, tunay siyang mabuhay sa puso at buhay ng bawat isa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan, harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang ng kataparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo ang tatlong katanungan.
para kayo makapamuhay bilang malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya, kung kayo'y makapangangako magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Jesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay nilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ng kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoon, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos ng makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan tayo ng karangalan bilang tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya naman buong pagtitiwala tayong umaasang pagkakalooban niya tayo ng ating mga kahilingan. Ang ating pong panalangin, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan, at pagtataguyod sa karangalan at karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan, at mga biktima ng karahasan, ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo
ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay ang aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at hadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami hadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Aleluya, ay naglingkod na tunay,
katawan ni Kristo. 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 Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, uwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahaling, apin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain ng mga pangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay kanyang nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagkapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa bisag ng aming Stop!